Tayo pong lahat ay manalangin. Aming banal at mahabaging Diyos na nasa langit na sa amin ay nagmamahal, kami na mga lumayo sa Diyos at gumawa ng kasalanan, ikaw po ay nahabag sa amin at inibig kami. Isinugo mo ang iyong bugtong na anak na si Jesucristo upang iligtas kami at siya ang tumanggap ng sumpa at kahatulan na dapat ibigay sa amin. At ang lahat ng naming mga kasalanan ay hinugasan magpakailanman sa pamamagitan ng mahalagang dugo ng Panginoon. At pinahintulutan kami na hindi na mahatulan at sumpain pa. At iniligtas niya kami ng walang bayad upang kami ay maging mga anak ng Diyos. Kaya't natanggap namin ang maluwalhating pag-asa na kami ay makakapasok sa walang hanggang kaharian ng Diyos. Kaya para sa lahat ng biyayang ito, kami po'y nagpapasalamat, nagbibigay ng papuri, kaluwalhatian sa aming Amang Diyos. Habang kami nabubuhay sa aming natitirang buhay, sa aming katawan na pinahintulot ng Diyos, pamunuan mo po kami at gabayan kami na huwag sumunod sa mga walang kabuluhang bagay ng sanlibutan, kundi para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos lamang, at huwag sundin ang pagnanasa ng aming laman upang kami ay makapamuhay para sa kaluwalhatian ng Diyos lamang. Kaya kami po ay nagpapasalamat sa aming Panginoon. Napakahina pa rin po namin, kaya minsan hindi namin nalalaman kung ano ang kalooban ng Diyos at sinusunod ang aming pag-iisip sa pag-iisip ng aming laman ng maraming beses. Kaya Panginoon, pakiusap, pamunuan mo po ang aming puso, pag-iisip at ang aming buong buhay sa pamamagitan ng salita ng Panginoon upang kami ay maging higit na banal at ganap at makagawa kami ng walang kahihiyan bilang mga anak ng Diyos. Kung gayon, magagawa namin ang banal na gawain na ibinigay sa amin ng Diyos. At pakiusap, hayaan mo po na huwag magkaroon ng dungis at kapintasan sa harapan ng kaluwalhatian ng Panginoon na darating upang kami ay maging angkop ng mga tao na maaaring tumanggap ng papuri, halaga at pagluwalhati mula sa Panginoon. Kaya para sa lahat ng mga churches sa aming bansa at sa lahat ng mga churches sa buong mundo, sa mga churches na nasa ilalim ng kahirapan at para sa lahat ng mga brothers and sisters na nag-iingat ng pananampalataya at nangangaral ng Ebanghelyo, pakiusap, protektahan mo po ang bawat isa sa kanila at pagkalooban sila ng nararapat na biyaya upang walang sinuman ang mawala. At maisakatuparan po nila ang banal na gawain na nais ng Diyos. Para sa mga taong may sakit, pakiusap, tulungan mo po silang gumaling kaagad upang sila ay makagawa ng higit pa para sa kaluwalhatian ng Diyos sa kanila pong natitirang buhay. Panginoon, ikaw na nagbibigay sa amin ang kinakailangang salita ng Diyos ayon sa panahon at umaaliw sa amin sa pamamagitan ng salita ng Panginoon. At nagbibigay sa amin ng panibagong lakas at kasiyahan at nagtuturo sa amin kung ano ang dapat naming gawin. Pakiusap, ipaalam at ipaunawa mo po sa amin ang salita ng Panginoon at ang banal na kalooban ng Panginoon na nais mong ipakita sa amin. Idinadalangin namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Salamat po sa choir. Dahil sa inyong pagsasanay at paggugol ng maraming oras sa paghahanda, sila ay nagpupuri ng kahanga-hanga, mahalaga at magiliw na choir song. Kaya nagpapasalamat po ako sa kanila. Buksan po natin sa Biblia, Efeso chapter 1. Efeso chapter 1. Verse 13 hanggang 14, babasahin ko po. Efeso chapter 1, verse 13 hanggang 14. Sa kanya ay kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari
sa ikapupuri ng kanyang kaluwalhatian. Hanggang dito po. Ako ay nangangaral tuwing Linggo tungkol sa kaligtasan na ito yung pinakadakilang kaloob ng Diyos sa mga tao. Habang nag-aaral tayo ng Biblia, una, sinabi ni Jesus sa Juan 5:39, sinasaliksik ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga iyon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at iyon na nagpapatotoo tungkol sa akin. Ibinigay sa atin ng Diyos ang Biblia at isinugo si Kristo. At sinasabi sa atin ng Diyos sa pamamagitan ng Biblia. Kaya nakikilala natin ang Diyos sa pamamagitan ng Biblia at nakikilala natin kung sino tayo sa harap ng Diyos at kung ano ang ating patutunguhan. At nalalaman din po natin na tayo ay mga miserableng mga makasalanan. Tayo ay miserableng mga makasalanan na naligaw sa harapan ng Diyos. Gayunpaman, maaari nating maunawaan at sampalatayanan sa pamamagitan ng Biblia kung ano ang pag-ibig at biyaya para sa ating kaligtasan. At si Jesucristo na walang kasalanan ay dumating sa katawan ng tao upang tanggapin ang sumpa at kahatulan na dapat ibigay sa makasalanan at siya ay namatay at pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman sa pamamagitan ng pagdanak ng kanyang dugo. At winasak niya ang kapangyarihan ng kamatayan, siya ay nabuhay na muli, at siya ay umakyat sa langit, at siya ay nananalangin para sa atin hanggang ngayon bilang garantiya sa tabi ng kanan ng Diyos. Kaya ang unang layunin ng pag-aaral ng Biblia ay upang matanggap po ang kaligtasan at matanggap ang buhay na walang hanggan. Bagaman may isang tao na alam ang tungkol sa Biblia, subalit, kung hindi pa siya ligtas, hindi pa niya natatanggap ang buhay na walang hanggan at hindi pa siya ipinanganak na muli. Kahit na alam niya ang tungkol sa Biblia, subalit hindi siya ligtas. Ibig sabihin, hindi niya alam ang layunin ng pag-aaral ng Biblia. Kahit na may kumakain ng pagkain ng lubusan, subalit kung siya ay mamatay dahil sa gutom, mali po ito. Mali po ito. Tama po? Kung ang doktor of nutrition ay namatay dahil sa gutom, opo, posible po ito. Dahil kahit na siya ay doctor of nutrition, ay maaari siyang maging hindi malusog. Bagaman alam niya ang tungkol sa nutrisyon at maraming maaari siyang magturo tungkol dito, subalit maaari siyang maging malnourished. Kahit na mayroong doktor na kayang magpagaling ng ibang tao, subalit maaari siyang mamatay nang hindi nagagamot ang sarili. Ito ay maliit na kabalintunaan at pagkakaiba. Kung umaatin ng newcomer sa ating church, tinutulungan natin silang maligtas. Ito ang unang gawain po natin. Bilang mga naligtas na tao, kahit na sila ay mamatay anumang oras o bumalik si Jesus, maaari silang makapasok sa langit. Kaya sa nilalaman ng ating kaligtasan, mayroon doon na ang ating mga kasalanan ay pinatawad, tayo ay naging matuwid, ang espiritu na namatay dahil sa kasalanan at kasamaan ay nabuhay. Natanggap natin ang buhay na walang hanggan, tayo ay naipanganak na muli, tayo ay naging mga tagapagmana ng Diyos at natanggap natin ang Espiritu Santo. Ang mga ito ay nasa isang kaloob. Kaya sa Efeso, sa chapter 2, sa verse 8, sapagkat sa biyaya kayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa pamamagitan ng inyong sarili upang ang sinuman ay huwag magmalaki. Kaya ang kaligtasan po ay isang beses lamang ito sa buong buhay. Ang ating pisikal na kapanganakan ay isang beses lang din po. Gayunpaman, nung tayo'y naligtas, ay mayroong kaloob ng Diyos. Sa kaloob na iyon ay mayroong iba't ibang mga regalo tulad ng isang gift set. Tulad ng mahalagang gift set
na kung saan ay may iba't ibang nakapaloob dito. Regalo, gaya ng kaligtasan na tinanggap natin at sa kaligtasan na iyon ay maraming nakapaloob. Noong nakaraang linggo, nalaman natin na natanggap natin ang Espiritu Santo. Kaya sa mga Gawa chapter 2, magsisi kayo at magpabautismo ang bawat isa sa inyo sa pangalan ni Jesucristo upang mapatawad ang iyong mga kasalanan at tanggapin ninyo ang kaloob na Espiritu Santo, sabi po ng Biblia. Kaya hindi lamang 3,000 ang naligtas sa panahon ng araw ng Pentecostes, kundi pati na rin ang lahat ng mga tao na tinawag ng Diyos sa lugar kung saan ipinangangaral ang Ebanghelyo ay tumanggap ng Espiritu Santo na ipinangako po ng Diyos. Kaya ang mga naligtas ay dapat maniwala na ang kanilang mga kasalanan ay pinatawad na. Opo, ito po ay tama. Kung ang isang tao ay na nagsasabi na siya ay ligtas at umiiyak dahil sa kasalanan o kung siya ay takot pa sa paghatol, hindi po ito pananampalataya. Kung hindi siya naniniwala na ang kanyang mga kasalanan ay pinatawad na magpakailanman at natanggap niya ang walang hanggang pagtubos, ang ganap na kaligtasan ay hindi maaaring mangyari sa kanya. Sa Mateo 5:26, katotohanan ang sinasabi ko sa iyo, hindi ka makakalabas doon hanggang hindi mo nababayaran ang kahuli-huliang kusing. Kung ito man ay maliit o malaking kasalanan, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Kaya, kung ito man ay malaki o maliit na kasalanan, nakaraang kasalanan, kasalukuyang kasalanan at kasalanan sa hinaharap, ang kabayaran niyon na si Jesus, ang kabayaran niyon ay si Jesus at pinatawad ang lahat nating mga kasalanan, ito ay mas malaki kaysa sa lahat nating mga pagkakasala. Meron akong utang halimbawa na 4,000 pesos. Subalit, may nagbayad ng 40 million pesos. Iyon ay sobra pa. Kaya ang mahalagang dugo ni Jesus ay mas malaki kaysa ating mga kasalanan. Ang mga bumagsak na makasalanan ay dapat hatulan at mapahamak. Ngunit ang anak ng Diyos ay pumarito na may katawan ng tao na walang kasalanan at namatay na may lahat ng sumpa at kahatulan na dapat maranasan ng mga makasalanan. Walang makasalanan na hindi mapapatawad sa dugo na dumana kay Kristo nang siya ay namatay. Silang mga nahulog at nawasak ay hindi makakapunta sa langit. Subalit, hindi ito dahil sa marami nilang kasalanan o sa kakulangan ng kanilang mabubuting mga gawa. Sa halip, sila ay nahulog dahil hindi sila sumampalataya sa biyaya po ng Diyos. Gayunpaman, kayo ay mga ligtas na at kung sasampalatayanan mo ito ng oras ding iyon, sinabi ng Diyos na ito ay ang katwiran. Ang hindi pagsampalataya ay kasalanan at ang pagsampalataya ay katwiran. At ang aking patay na kaluluwa dahil sa kasalanan at pagsalansang ay nabuhay na. Ang aking patay na kaluluwa ay nabuhay. Kaya may mga tao na dinideklara ng patay, subalit malahimala silang nabubuhay. Gaya po ni Lazaro na nabuhay pagkatapos siyang mamatay, pagkalipas ng 4 na araw, binuhay siya ni Jesus. Gayun din naman, iniligtas niya ang ating mga kaluluwa na patay sa kasalanan at pagsalansang. At nagkaroon tayo ng buhay na walang hanggan, naipanganak na muli. Silang mga naligtas ay naipanganak na muli. Bilang mga anak ng Diyos. Naging mga anak tayo ng Diyos sapagkat ipinanganak tayo na kagaya po nito. Nagkaroon na tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi kayo dapat magduda kahit isa sa mga ito. Nakuha po natin ito ng magkakasabay. May isang tao natin, anong kung nabasa na ba niya ang Romeo at Juliet o hindi pa? Sabi niya, nabasa ko na ang Romeo, subalit hindi pa ang Juliet. Hindi niya nabasa kung gayon. May mali, tama po ba? Ikaw ay naligtas, subalit hindi ka na ipanganak na muli? Ito rin ay maling sagot. Kaya ngayon, naging mga anak na tayo ng Diyos. Gaano kamanghamanghang katotohanan nito na maging anak tayo ng Diyos? Ha? Kamakailan lang po. Ano po bang tawag dito? Tinatawag nila yung tao na ito na prinsipe ng Saudi. Sa tingin ko ay magiging isa siyang hari sa Saudi Arabia. At ang lahat ng mga Koreano ay tinanggap po siya ng buong puso. Binisita po niya ang South Korea
At hindi lamang siya bumisita, nagtalaga din po siya ng malalaking mga bagay sa Korea upang mapanatili ang matibay na relasyon. Mukhang malaki ang tiwala po niya sa Korea. Ipinanganak siya sa isang mayamang pamilya. Ito ay isang pribilehiyo. Siyempre po, may ginawa ba siyang espesyal na bagay upang maging prinsipe ng Saudi? Ha? Wala po. Sa katunayan, ang pagiging anak ng Diyos ay 1,000, 10,000 o bilyong beses na mas dakila at higit na kamangha-mangha kaysa sa pagiging prinsipe ng napakayamang bansa sa mundo. Tayo'y naging mga anak ng Diyos. Proud po ba kayo dahil dito? O hindi? Ha? Kayong mga tao na tinatawag na mga anak ng Diyos ay sinasabi ito kapag nasa kahirapan, "Uy, talaga, kawawa ako. Ako'y kaawa-awa." At kapag kayo ay nilalait ng iba, sabi ninyo, "Kawawa naman ako." Subalit habang nakatingin sa inyo ang Diyos, sigurado pong malulungkot siya. Ang anak ng Diyos ay hindi dapat kalimutan ng karangalan na maging anak ng Diyos. Gaano ba kadukha na buhay si Jesus sa mundo pong ito? Si Jesus po, gaano siya kadukha sa mundong ito? Ang mga alagad din po ni Jesus ay hubahad, gutom, hindi makatulog, hindi makakain, giniginaw dahil sa lamig. Binubugbog sila, ibinibilanggo, at pinatay sa pamamagitan ng pagpugot sa ulo. Subalit sila ay mga anak ng Diyos. Bakit ba tiniis ng mga anak ng Diyos ang ganitong pagdurusa? At bakit sila mahirap? Ito'y dahil nais ipaunawa sa kanila ng Diyos kung ano ang naghihintay sa kanila upang maunawaan nila ang mas dakilang biyaya upang bigyan sila ng higit na kaluwalhatian. Naunawaan po ba ninyo ito? Bilang mga born again Christians at mga anak ng Diyos, hindi ninyo dapat ihambing ang inyong sarili sa iba. Mahirap o mayaman, maging ano pa man yan. Aasahan natin ang ating kaluwalhatian sa langit. Isang grupo ng mga estudyante ang gumawa ng isang pila na nakatayo sa gitna ng schoolyard. Ang pinakamatangkad po ay nakatayo sa harapan at ang mga maliliit ay abala upang makahabol sa iba. Subalit lubusan po itong nabago kapag sinabi ng guro, "About face," o "Tumalikod na." At ang mga maliliit ay napunta sa harapan. Gaya ng Panginoon na magsasabi sa mga tao na bumalik kapag siya ay paparating na, kaya silang mga may kayamanan, karangalan at makapangyarihan sa mundo ay magkakaroon ng miserableng kahihinatnan. Ang araw na ito ay malapit na. Huwag ninyong ituring ang sarili na mahina. Isang Kristiyano ang nag-iisip at hinihiling na sana ay mamatay. Mamatay na siya dahil sa maliit na pagdurusa. Ano po ito? Nang si Apostol Pablo ay binugbog at ibinilanggo at ikinulong sa kadaliman na may tanikala, umiyak ba siya na nagsasabi, "Naku, napakakaawa-awa ng buhay ko." Sinasabi dito na siya ay nanalangin at nagpuri. Mayroon bang masaya? Umawit siya ng papuri. Hindi ko po alam kung anong papuri o awit ito, subalit ang patuloy na pagtunog na may pagkalansing, "Plank, plank, 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 plank. A mighty fortress is our God. Plank, 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 plank." Sa tingin ko ay ganoon po yung tono niya. Lahat ng mga bilanggo sa kulungan ay narinig ito. Pagkatapos ano po nangyari? Nagkaroon ng lindol. Lahat ng tanikala ay nakalag. At lahat ng pintuan ay nabuksan. Nangyari ang himala ng Diyos. Kaya hindi dapat makaramdam ng panghihina. Hindi dapat mawala ng pag-asa anuman ang mangyari sapagkat kasama natin ang Panginoon. Huwag kayong mabalisa sa anumang bagay, kundi sa lahat ng mga bagay sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo na may pagpapasalamat ay ipaalam ninyo ang inyong mga kahilingan sa Diyos at ang kapayapaan ng Diyos na hindi maabot ng pag-iisip ang mag-iingat ng inyong mga puso at mga pag-iisip kay Kristo Jesus. Ilagak ninyo sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan sapagkat Siya'y nagmamalasakit sa inyo. Kaya yamang merong tumutulong po sa atin, sinasabi niya na ilagak natin sa Kanya ang lahat nating kabalisahan. Ilagak ipagkatiwala sa Panginoon. Ang aking buhay at kamatayan maging ayon nawa sa iyong kalooban. At ang tulong ng Diyos ay darating ayon sa Kanyang kalooban. Ang pagiging anak ng Diyos ay hindi lamang isang teorya, kundi katotohanan. Tayo tinatawag na mga tagapagmana ng Diyos. Kaya sa Roma 8:17, "At kung mga anak ay mga tagapagmana rin,
mga tagapagmana ng Diyos at mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Tayo ay mga kasamang tagapagmana ni Kristo. Kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Kaya ang mga ligtas na Kristiyano ay ang mga luluwalhatiin kasama ni Kristo. Mamanahin natin ang kaluwalhatian ni Kristo. Si Jesus ay niluwalhati pagkatapos niyang magdusa dito sa mundong ito. Kaya sa 1 Pedro chapter 1 verse 11, ang Espiritu ng Diyos ay dumating sa mga propeta doon po sa lumang tipan at kanilang siniyasat kung anong pagkatao o kapanahunan na tinutukoy ng Espiritu ni Kristo na sumasa kanila nang ipahayag ang mangyayaring pagdurusa ni Kristo at ang kaluwalhati ang susunod sa mga ito. Kaya sa Lucas 24, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, ang mga alagad ay kagaya po nito. Umasa kami na siya ang tutubo sa Israel, subalit ibinigay siya ng mga punong pari at ng mga pinuno upang hatulan ng kamatayan. Hindi nila alam na si Jesus mismo ang kasama nila. At sinabi niya sa kanila, O napakahangal naman ninyo at napakakupad ang mga puso sa pagsampalataya sa lahat ng ipinahayag ng mga propeta. Hindi ba kailangan ang Kristo ay magdusa ng mga bagay na ito at pagkatapos ay pumasok sa kanyang kaluwalhatian? Kaya si Jesus ay pumasok sa kaluwalhatian pagkatapos ng lahat ng pagdurusa. Sapagkat ito ang nakapropesiya sa lumang tipan. Tayo na mga Kristiyano, lahat ng mga pagdurusa na nararanasan natin dito sa mundo, pagkatapos na maligtas, ang mga pagdurusa, kabalisahan at mga alalahanin, mayroon tayo ng lahat ng ito. Pero dapat natin itong ilagak lahat sa Panginoon. At kapag masaya mong natiis ang lahat ng mga pagdurusa at kahirapan na hinarap mo na may pananampalataya dahil ikaw ay Kristiyano. Pinagkalooban ka ng kwalifikasyon na makapasok sa kaluwalhatian kung tunay ngang nagtitiis tayong kasama niya upang tayo'y luwalhatiin namang kasama niya. Kaya nga dapat tayong maging masaya patungkol sa pagdurusa natin. Kung mamumuhay kayo ng napaka-komportableng buhay pagkatapos ng kaligtasan, hindi rin ito mabuti. Matututo tayong magtiwala sa Panginoon sa gitna ng mga kahirapan. Ito ang paraan upang makontento na kasama ang Panginoon sa gitna ng karukhaan. Kapag tayo ay kinagagalitan ng iba, makakatanggap tayo ng higit pang kaaliwan mula sa Panginoon. Kaya ang mamuhay ng katanggap-tanggap na buhay bilang anak ng Diyos ay kinakailangan. Kaya tayo ay mga anak, tayo ay mga tao na tatanggap ng kaluwalhatian na kasama ni Kristo. Kaya ang kaluwalhatian at pagdurusa ay tunay na magkaiba. Kaya kung titingnan po natin sa 2 Corinto 4:17, sapagkat iniahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian. Ito ay napakagaan. Sa katunayan, ito ay kasinggaan ng balahibo. Roma 8:18, itinuturing ko na ang pagtitiis sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Sapagkat iniahanda tayo nitong magaan at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ang kaluwalhatiang ibibigay sa atin ng Diyos ay napakalaki at maluwalhating kaluwalhatian. Ang pagdurusa ay pansamantala lamang at ang kaluwalhatian ay walang hanggan. Walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian. Ito ay malaki, mabigat at iniahanda tayo ng Diyos. Hindi po natin dapat ito kalimutan. Minsan kapag ang mga ligtas na tao ay nakakatanggap ng pagkabalisa dahil ang iba ay galit sa inyo, pinanghihinaan kayo at hindi ninyo alam kung ano ang gagawin. Bakit po kayo nagkaganyan? Bakit po? Ang Panginoon ay kasama ninyo, tumutulong sa inyo. Wala ng pera, wala ng sapatos, wala ng kaibigan. Bagaman ang lahat ng bagay ay wala na, ang Panginoon ay kasama pa rin po natin. Kahit wala na ang lahat ng bagay, ang Panginoon ay kasama pa rin natin. Kaya minsan, ang Diyos ay nagbibigay at tinitingnan niya kung paano natin ito gagamitin. Sa ibang pagkakataon, inaalis niya lahat ng bagay at tinitingnan niya kung ano ang gagawin natin. Kaya minsan, sinusubok tayo ng Diyos. Ginagawa niya tayong mayaman at dukha. Minsan ibinibigay niya sa atin ang karagdagan at minsan pinaihintulot niya na tumanggap tayo ng puot ng walang dahilan. Pagkatapos pinagmamasdan niya kung ano ang ginagawa natin. Ang puso ng Kristiyano ay hindi dapat magbago sa anumang sitwasyon. Kaya matapos maligtas, kailangan nating maniwala na mayroon pong Espiritu Santo.
Naintindihan niyo po ba? Merong Espiritu Santo. Kaya sinasabi sa Efeso 3:17 upang si Kristo ay manirahan sa inyong mga puso sa pamamagitan ng pananampalataya. Gayunpaman, dapat tayong maniwala kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Kailangan natin maniwala. Galacia 3:2, ang tanging bagay na nais kong matutuhan mula sa inyo ay ito. Tinanggap ba ninyo ang Espiritu sa pamamagitan ng mga gawa ng kautusan o sa pamamagitan ng pakikinig sa pananampalataya? Nang maunawaan natin ang biyaya ng Diyos, nang marinig at sampalatayanan, ang Espiritu Santo ay dumating sa atin. Opo, napakinggan niyo ang sermon last week, tama po? Kung gayon, kung ang Espiritu Santo ay dumating, nasaan siya? Nasa loob natin. Kailangan nating maniwala sa presensya ng Espiritu Santo. 1 Corinto 6:19, o hindi ba ninyo nalalaman na ang inyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, na tinanggap ninyo mula sa Diyos, at kayo ay hindi na sa inyong sarili? Ang templo ay kung nasaan ang Diyos. Ang Diyos ay nasa templo ng Jerusalem. Gayunpaman, ang templong iyon ay hindi na ang templo. At ito po ay nasunog. Ngayon ang katawan ni Jesus ang templo na. Bakit po? Dahil ang Diyos ay nasa katawan ni Jesus. Kaya nga sabi ni Jesus, gibain ninyo ang templong ito at aking itatayo sa loob ng 3 araw. Kaya sabi ng mga Hudyo, 46 na taon ang pagtatayo ng templong ito, itatayo mo sa loob ng 3 araw? Yan ay nakakatawa, sabi nila. Gayunpaman, kung titinan po natin ang Ebanghelyo ni Juan sa chapter 2 verse 21, subalit siya ay nagsasalita tungkol sa templo ng kanyang katawan. Papatayin ninyo ako. Ito ay dahil ang Jerusalem ay hindi na templo ng Diyos. Ang Diyos ay nasa katawan ni Jesus, kaya si Jesus na ang templo. Kaya, gibayin ninyo ang templong ito, papatayin ninyo ako. Ako ay muling mabubuhay matapos ng 3 araw. Kaya, pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Jesus, nasaan na ang templo? Matapos ang muling pagkabuhay ni Jesus, ang Espiritu Santo ay dumating at nasa loob ng katawan ng ligtas, kaya ang katawan natin ang templo. Kaya mga kapatid, hindi ito isang teorya. Hindi ito isang bagay na sinasabi ng mga komedyante para magpasaya. Ang Espiritu Santo ay naririto. Ang Espiritu Santo ay naririto. He abides, hallelujah, he abides with me. I'm rejoicing night and day as I walk the narrow way, for the Comforter abides with me. He is with me everywhere. He knows my every care. I'm as happy as a bird and just as free. Ganito tayo kasaya sa kanyang presensya. Sumasayaw tayo habang naglalakad tayo dahil kasama natin ang Panginoon. Pagkatapos, si Satanas ay tatakbo. Oh, hindi. Hindi ko matatalo ang taong ito, sabi niya. Kung ang isang tao ay masaya na kasama ang Panginoon, anong gagamitin ni Satanas upang tuksuin at ibagsak tayo? Kaya kailangan natin maniwala na ang Espiritu Santo ay naririto. Bagaman tayo ay naniniwala, mabilis naman nating nakakalimutan. Kaya hindi po dapat ito mangyari. Bagaman makalimutan natin, naririyan pa rin siya. Hindi mo alam na naririyan siya. Kung hindi mo ito alam, magkakasala ka. Kung hindi mo alam ang presensya ng Espiritu Santo, mayroong alalahanin, takot, pagkabalisa, inggit kapag nakita mo ang mga walang kabuluhang bagay. Ikaw ay matatakot, mag-aalala ng dahil sa maliliit na bagay. Ang Espiritu Santo po ay naririyan. Kaya anong kinatatakutan mo? Bagaman ako'y lumalakad sa libis ng lilim ng kamatayan, wala akong katatakot ng kasamaan sapagkat ikaw ay kasama ko. Kaya minsan habang nabubuhay tayo sa mundong ito, may mga pagkakataong lalakad tayo sa libis ng lilim ng kamatayan. Kapag dumating na ang kamatayan at kapag dumaan tayo sa libis ng lilim, pagkatapos ay mayroong maluwalhating mundo. Bagaman saglit lang tayong dadaan sa libis ng kamatayan, ang Panginoon ay kasama natin. Isa sa mga mangangaral sa ating church ay isang mabuting Kristiyano hanggang sa pumanaw siya, makalipas po ang ilang taon. Siya ay naging isang mabuting Kristiyano hanggang sa pumanaw. Tinawagan ko siya nang ako ay pumunta sa France, sa Paris, upang mag-conduct ng Bible seminar. Tinawagan ko siya at bago ako bumalik, namatay siya. Gayunpaman, pagkabalik ko, biglang sinabi ng kanyang asawa na diakono na may 2 tao na nakaupo sa ospital. Ngunit pagkatapos ay sinabi niya, oh, may 1 tao na nakasuot ng puting damit.
Ang taong iyon ay hindi isang taong magsasabi ng mga katawa-tawang bagay. Ang mga anghel ay dumating upang kunin siya. Minsan ang ganyang bagay ay nangyayari. Ang anghel ay dumating upang kunin siya. Si Lazaro ay namatay dahil din po sa sakit. Kaya sa Lucas chapter 16 sa verse 22, siya ay dinala ng mga anghel sa kandungan ni Abraham. Ang anghel ay pinahintulutan na protektahan siya. Ang isang ligtas na tao ay umaalis sa mundong ito, ang mga anghel ay kukunin siya papunta sa harapan ng Diyos. Ano pong kinatatakutan niyo? Kailangan nating maniwala na ang Espiritu Santo ay naririto. Ito ang pangunahin sa Christian life. Kaya sa Roma 8 verse 14, sapagkat ang lahat ng pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay sila ang mga anak ng Diyos. Ang pagtanggap ng gabay mula sa Espiritu ng Diyos ay ebidensya na ikaw ay anak ng Diyos. Ebidensya. Ebidensya. Anong uri ng patnubay ang natatanggap ng mga tao sa mundong ito bago maligtas? Kapag binuksan natin sa Efeso sa chapter 2 verse 1 hanggang 2, kayo nooy mga patay sa inyong mga pagsalansang at mga kasalanan na dati ninyong nilakaran ayon sa lakad ng sanlibutang ito, ayon sa pinuno ng kapangyarihan ng himpapawid. Tayo'y nabuhay ayon sa tukso ng Diablo na hinahawakan ang kapangyarihan ng himpapawid na kumikilos sa mga hindi ligtas. Sumusunod sila ayon sa utos ng demonyo, maging sakim ka. Kung gayon sila'y nagiging sakim. Magsinungaling ka kung gayon sila'y nagsisinungaling. At magmahal ka ng masamang babae kung gayon minamahal niya ito. Tinutukso sila ng Diablo sa kasalanan. Kaya sa Efeso chapter 2 verse 3, tayong lahat ay dating nabuhay sa gitna ng mga ito. Sa mga pagnanasa ng laman, na ating ginagawa ang mga nais ng laman at ng pag-iisip, at tayo nooy katutubong mga anak ng kapuotan, gaya naman ng mga iba. Tayo ay mga anak ng kapuotan. Tama po ba? Hawak ng Diablo ang kapangyarihan ng himpapawid na gumagawa sa mga anak ng pagsuway na mga hindi ligtas. Ang gawa ng Diablo ay ang lahat ng bagay na nagkakasala. Kaya bagaman ang tao ay naligtas na, habang nasa iyo pa ang pagnanasa ng iyong laman na hindi pa nababago, bahagyang ginagamit ng Diablo ang mga bagay po na ito. Habang hindi ka pa nababago, bahagyang ginagamit ng Diablo ang mga bagay po na ito. Nakikita mo po ba? Nakikita mo? Ang kaluluwa ng taong ligtas ay hindi ho mapapahamak. Ngunit, ginagamit ng Diablo ang pagnanasa ng laman na hindi pa nababago. Kaya ang bawat kapatid na dapat magmahal ay napupuot. Kahit na hindi nagsasabi ng malaking kasinungalingan, ngunit maliit na kasinungalingan. Nagsasalita ng kaunting kasinungalingan, tama po? Sinusubukan nilang magsalita ng kaunti na hindi alam ng Espiritu Santo. Ngunit hindi nila madadaya ang Espiritu Santo, tama? Dapat po nating malaman na ginagamit ng Diablo ang pagnanasa ng laman na hindi pa nababago at pinapagawa sa kanila ang salungat na pamumuhay na hindi dapat gawin ng mga tao pong ligtas. Hindi tayo dapat magamit. Kung ang brothers and sisters ay hindi ito nalalaman at sinisisi ang isa't isa, at pagkatapos ang Diablo ay napapangiti na sinasabi, tingnan mo yan, oh, sinusunod nila ang ating tinuro, oh. Sumusunod sila. Sumusunod sila kung paanong sila ay tinutukso. Kaya kung titingnan po natin sa Efeso 4:30, at huwag ninyong pighatiin ang Espiritu Santo ng Diyos, na sa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Kaya napipighati ang Espiritu Santo. Kailan ba napipighati ang Espiritu Santo? Kapag tayo ay nagagalit, nagiging sakim, naninisi. Kapag ginagawa natin ang mga maling pag-uugali na hindi dapat natin gawin, ang Espiritu Santo ay napipighati. Alam niyo po ba? Siya ay napipighati. Kaya gaano kalungkot ang isang ina kung ang anak na minamahal niya ay gagawa ng maling pag-uugali? Siya ay nag-aalala at hindi nakakatulog dahil minamahal niya ang kanyang anak.
Bakit siya mag-aalala kung hindi niya ito anak kahit masamang ugali niya? Ang Panginoon ay nagmamahal sa atin ng higit kaysa sino mang ina. Kaya, kapag tayo ay nagkamali, sinisisi ang ating mga kapatid, ginagawa ang mga maling pag-uugali na hindi dapat gawin, ang Espiritu Santo ay nag-aalala. Ang Espiritu Santo ay labis na napipighati. Siya ay may perpektong personalidad. May kaalaman, damdamin at katwiran. At siya ay nasa atin. Kaya nasa pamamagitan niya, kayo'y tinatakan para sa araw ng pagtubos. Ang araw ng pagtubos ay babaguhin ng ating katawan. Sa Roma 8:23, pagtubos sa ating katawan. Ngayon ang kaluluwa ay ligtas na, ngunit ang katawan ay hindi paligtas. Tama po? Itong katawan ay napapagod, nasasaktan, nagkakasakit at may kahirapan. Kaya hindi pa ito nababago. At hindi lamang sanlilikha, kundi pati naman tayo na mayroong mga unang bunga ng Espiritu na tayo na may dumaraing din sa ating mga sarili sa masidhing paghihintay ng pagkukupkup ang pagtubos ng ating katawan. Kaya pagtubos sa katawan, kapag ang Panginoon ay dumating na, ang mga namatay kay Kristo ay muling bubuhayin at ang mga buhay ay babaguhin sa espiritual na katawan. Kaya kapag ang Panginoon ay dumating, kagaya po sa Filipos 3:21, na siyang magbabago ng ating hamak na katawan upang maging katulad ng katawan ng kanyang kaluwalhatian ayon sa kapangyarihan na kumikilos sa kanya upang maipailalim sa kanyang sarili ang lahat ng mga bagay. Kaya ang pangit po na uod ay nagiging paru-paro at lumilipad palayo. Ang pangit na uod nagiging magandang paru-paro at lumilipad upang dumaan sila doon sa dagat. Pangit na uod yun, nagiging magandang paru-paro. Tapos lumilipad palayo. Nagiging magandang paru-paro. Ang grupo ng mga paru-paro po ay kamanghamanghang pagmasdan. Tayo'y babaguhin din sa isang maluwalhating katawan at pupunta sa Panginoon. Hanggang sa panahong iyon, tayo ay may tatak. Ibig sabihin, tinatakan ng Diyos. Ibig sabihin, ikaw ay akin. Nang ako po noon ay bumili ng magandang aklat, isinusulat ko ang pangalan ko doon sa likod ng aklat. Ito ay akin. Walang sino man ang maaaring kumuha nito. Kapag bumili tayo ng bahay, kinukuha natin ang titulo ng bahay na may pirma ng may-ari. Matapos tayong maligtas, tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Gaya ng binasa po natin. Tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Tingnan po natin muli sa Efeso sa chapter 1 sa verse 13. 1 verse 13, basahin natin. Kanya, sa kanya'y kayo rin naman na nakarinig ng salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng inyong kaligtasan, at kayo na sumampalataya sa kanya ay tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Kaya naunawaan natin ang biyaya ng Diyos, sinasampalatayanan at pagkatapos ay tinatakan tayo ng Espiritu Santo. Bakit sinabi ng Biblia na ipinangakong Espiritu Santo? Dahil ang Diyos po'y nangako na ibibigay ang Espiritu Santo sa lahat ng mga maliligtas. Kaya sa sandaling dumating sa atin ang Espiritu Santo, sa Roma chapter 8 verse 16, ang Espiritu mismo ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na tayo'y mga anak ng Diyos. Tama po? Gayun din sa 1 Corinto chapter 2 verse 12, ngayon ay aming tinanggap hindi ang Espiritu ng sanlibutan kundi ang Espiritu mula sa Diyos upang aming malaman ang mga bagay na walang bayad na ibinigay sa amin ng Diyos. Kung titinan po natin sa Colossians chapter 1 verse 6 na dumating sa inyo, gayon din naman. Kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo. Mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Kaya ngayon ay malino ko naaalala ang mga bagay na nangyari noong ako ay naligtas at naunawaan ang biyaya ng Diyos kahit na lumipas ang 60 years. Nakakalimutan ko na ang iba pagkatapos ng mahabang panahon. Gayunpaman, kapag ako ay naglilibot, mag-isa at nangaral ng ilang taon, kung saan ako natutulog, ano ang kinain ko, hindi ko na maalala pa. Pero may mga bagay na tiyak akong naaalala. Nang maligtas ako ay naaalala ko ang nangyari. Ang nagpaunawa sa akin ay ang Espiritu Santo.
na dumating sa inyo, gayon din naman kung paanong ito ay namumunga at lumalago sa buong sanlibutan, ay gayon din naman sa inyo mula ng araw na inyong marinig at maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Mula ng araw na inyong maunawaan ang biyaya ng Diyos sa katotohanan. Happy day, the day when all my sins are cleansed. On this good day, my humble body is a new day. Regeneration is being born again. The day when is only once, happy day, happy day. Kaya ng araw na dumating ang Espiritu Santo, tinulungang makaunawa ang tao at siya'y tinatakan. Kapag naririnig ng tao ang salita ng katotohanan, ang ebanghelyo ng kaligtasan, sumampalataya, natatakan ng buhay ng pangako. Ikaw ay akin na ngayon. Nang itayo ni Solomon ang templo sa Israel, sa Lebanon ay maraming kahoy ng sedro kung saan naroroon po yung lugar ng Tiro. Kaya pumutol sila ng kahoy na sedro, pagkatapos ay yung kahoy ay pinapaagos nila doon sa dagat. Kaya sa oras na yun, tinatatakan po nila yung mga kahoy. Kaya dahil dito, nahanap nila, nakukuha ng may-ari yung kahoy na kanya. Merong isang malaking kawan ng mga baka doon po sa Mongolia. Gayun pa man ang kawan ay hindi pag-aari ng isang tao lamang. Magkakasama ang mga hayop na pag-aari ng maraming tao. Subalit paano ito makikilala ng may-ari? Ang may-ari ng baka ay nagpapainit ng pantatak. Pagkatapos itinatatak nila yung mainit na bakal doon sa puwitan ng baka. At ito ay hindi na nabubura. Tinatakan ng ipinangakong Espiritu Santo. Siya ang katibayan ng ating mana. Ito po ang katibayan. Tinatakan ng Espiritu Santo. At ito ay hindi na nabubura. Siya ang katibayan ng ating mana. Ayon po sa Efeso chapter 1 verse 14. Siya ang katibayan ng ating mana. Sa unang Pedro chapter 3 verse 3 hanggang 4, purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng kanyang malaking kahabagan ay muli tayong ipinanganak sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Hesukristo mula sa mga patay. Sa unang Pedro chapter 1 verse 4, tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Tungo sa isang manang hindi nasisira, walang dungis at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa inyo. Ito ang katiyakan ng ating mana. Ikaw ay akin. Pupunta ka sa langit, tinatakan ng Diyos. Siya ang Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ay nasa ating puso, nasa iyong puso. Naunawaan niyo po ba ito? Ito po ay talagang kamangha-mangha. Subalit madalas natin nakakalimutan ang kamangha-manghang katotohanan po na ito. Ang Espiritu Santo ba ay talagang dumating sa akin? Ang Espiritu Santo ay nananahan sa mga taong naipanganak na muli. Opo. Kung siya ay tiyak na naipanganak na muli, ang Espiritu Santo ay nasa kanya, kahit na nakalimutan niya o hindi niya alam. Siya ang katibayan ng ating mana hanggang sa ikatutubos ng pag-aari sa ikupupuri ng kanyang kaluwalhatian. Kaya ngayon, sa 1 Pedro chapter 3 verse 15, kundi sa inyong puso ay pakabanalin ninyo si Kristo bilang Panginoon. Lagi kayong maging handa na ipagtanggol sa bawat taong humihingi sa inyo ng katwiran ang tungkol sa pag-asa na nasa inyo. Kaya ang Kristo na dumating sa akin ay ang aking amo, siya ang aking Panginoon, siya ang aking hari. Dati, Diablo ang aking amo. Nabubuhay kami ayon sa sinabi ng Diablo. Ngunit ngayon, ang Espiritu Santo, ang Espiritu ng Panginoon, ang Espiritu ni Kristo at ang Espiritu ng Diyos ay nasa akin. Siya ang Panginoon. Hindi kayo dapat gumawa ng sarili ninyong desisyon bago kayo gumawa ng mahalagang desisyon. Kailangan ninyo munang tanungin ang Espiritu Santo. Dapat ninyo sabihin ang mahalagang bagay sa Panginoon. Kung hindi kayo sigurado kung anong desisyon ang gagawin, kailangan munang pag-usapan ito kasama ang mga ligtas na deacon o elders o pastor sa church. Pagkatapos ay isasagot sila ayon sa Biblia.
Yun ay upang sumangguni sa Panginoon. Minsan, hindi alam ng mga bata kung alin ang tamang desisyon. Kaya, nakikipag-usap sila sa kanilang mga magulang. Yung mga bata, nakikipag-usap din sila sa kanilang mga guro. Anyway, ito'y kamanghamanghang bagay na tayo ay natataka ng Espiritu Santo. Sa Roma 8, talatang 9, subalit kung ang sino may walang Espiritu ni Kristo siya ay hindi sa Kanya. Sino po ba ang Kristiyano? May taong nagsasabi na ang taong nagpupunta sa simbahan ay Kristiyano. Si Miss Kim ay Kristiyano, si Miss Park ay tunay na Kristiyano. Paano mo nalaman? Kahit na siya'y masipag na dumadalo sa church buong buhay niya, siya hindi Kristiyano malibang ang Espiritu ni Kristo ay nasa kanya. Hindi natin pwedeng gamitin ang salitang Kristiyano sa kahit na kanino. Kung si Kristo ay nananahan sa kanya, siya ay Kristiyano. Si Kristo ang kanyang Panginoon. Ang tao na iyon, siya ang Kristiyano. Nagkaroon ng Bible seminar last week. Maraming tao ang dumalo at marami ang maaaring naligtas. Ang mga Bible seminar ay patuloy na isinasagawa sa buong bansa. Kaya naman maraming tao ang bagong ligtas. Tuwing Linggo ay nangangaral po ako dito. Ang sermon na ito ay sama-samang pinapakinggan tuwing Miyerkules, hindi lamang sa Korea kundi maging sa ibang bansa. Kaya binibigyan ko ng detalyadong salita ang mga bagong naligtas. Pero iniisip ng ilang tao na narinig ko ang salitang iyon noon. Ngunit sinabing muli ng pastor ang salitang iyon. Kahit ganun, kailangan pa din nating makinig muli ng salita. Dahil madalas tayo nakakalimot sa salita. Kaya't kailangan po natin itong marinig na muli. Paano po ba natin makakabisado? Paano natin makakabisado yung mga English words? Halimbawa, kahit na makabisado po natin iyon, pagtagal, makakalimutan din po natin. Kaya't tinitingnan at kinakabisado po natin iyon ng paulit-ulit. Kaparehas din naman po sa Biblia. Ang diakono ang nangunguna sa oras ng pagbigkas tuwing Linggo ng umaga. Sinasabi ng ilang diakono, magaling akong mag-recite sa aking sarili. Subalit, kapag tumayo na sa harap ng maraming tao at mag-recite, ay nakakatakot, kaya nagkakamali ako. Kaya ang hiling ko na sana dumating na ang Panginoon sa oras ng pagbigkas. Kaya gaano po siyang nag-aalala? Kaya kahit na paulit-ulit niya itong kinakabisado upang hindi magkamali, kung ganito ang Bible verse ay nagiging kanya, maaaring hindi niya yun makalimutan sa natitira niyang buhay. Kung patuloy po ninyong kinakalimutan ang mga talata sa Biblia, basahin niyon at makalimutan sa natitira niyong basahin niyo at kabisaduhin ninyo ng paulit-ulit. Kung ganoon ang salita ay magiging sa inyo. Kaya kailangan nating makinig ng importanteng mga salita ng paulit-ulit. Kaya kahit na iyon ay kaparehas na salita, hindi kayo dapat mag-isip na narinig ko na iyon na. Madalas nating naririnig ang kaparehas na salita. Ngunit tayo ba ay nabubuhay ayon sa salita? Katulad ng pagkain natin ng kaparehas na kanin sa ating buong buhay, kailangan nating makinig ng kaparehas sa salita buong buhay. Tell me the old, old story of Jesus and His love. May ganitong himno, hayaan mong patuloy kong marinig ang mga salitang narinig ko sa buong buhay ko. Tayo ay nagpapasalamat na marinig ang kaparehong mga salita. Kaya naman napakahalaga na nasa akin ang Espiritu Santo. Ang pamumuhay ay ayon sa Espiritu Santo ay patunay na ikaw ay anak ng Diyos. Kung ang isang taong ligtas ay namumuhay ayon sa kanyang sariling kalooban, siya ay hindi ligtas. Ang katibayan ng kaligtasan ay dapat mahayag sa iyong buhay. Kaya dapat tayong maging maingat.
Maging maingat sa ating mga salita at sa ating mga kilos. At hindi natin dapat sisihin ang ating mga kapatid. Ako naman ay mayroon din kamalian. Kaya paano kaya sisisihin yung iba? O paano mong nasasabi sa iyong kapatid, hayaan mong alisin ko ang puwing sa iyong mata samantalang mayroong troso sa iyong sariling mata? Sabi ni Jesus, paano mong makikita ang puwing ng mata ng ibang tao? Eh, mukhang mayroon siyang malinaw na mata. Alam mo ba ang itsura niya? Nakikita niya iyon sa maliit na butas ng troso na nasa kanyang mata. Kaya't hindi niya nakikita ang kanyang troso. Kapag nakakakita tayo ng pagkakamali ng ibang tao, dapat muna natin siyasatin ang ating sarili kung mayroon tayong parehas na pagkakamali. Hindi tayo dapat manisi ng iba. Pagkatapos, ang Espiritu Santo na nasa inyo ay napipighati. Tingnan po natin sa Juan chapter 16. Juan chapter 16. Juan chapter 16. Verse 8 hanggang 11. Babasahin ko po. Chapter 16. Verse 8 hanggang 11. At pagdating niya, kanyang sinumbatan ng sanlibutan tungkol sa kasalanan, sa katwiran at sa kahatulan. Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Kapag dumating ang Espiritu Santo, sinasabing susumbatan niya ang sanlibutan. Susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, katwiran at kahatulan. Kaya ngayon hayaan ninyong banggitin ko sa inyo ang ilang mga gawa ng Espiritu Santo. Kanyang susumbatan ng makasalanan ang sanlibutan. Anong uri ng kasalanan po ito? Hindi niya susumbatan ang kasalanan katulad ng nalabag mo ang 10 utos o nagsinungaling ka, o nangalunya ka, o nagnakaw ka. Hindi po. Susumbatan niya dahil sa hindi pagsampalataya sa lahat na lahat ng ating mga kasalanan ay napatawad na doon sa krus. Alam niyo po ba iyon? Tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Sila ba ay pupunta sa impyerno dahil sa pagkisinungaling o dahil sa pagnanako o pandaraya? Hindi po. Anumang masamang krimen ay napatawad na doon sa krus. Walang sino man ang mapupunta sa impyerno dahil sa kanilang mga kasalanan. Kung gayon ang lahat ba ay mapupunta na sa langit? Hindi rin po. Kailangan ninyong sumampalataya. Kaya sinabi sa Juan chapter 3 sa verse 18, ang sumasampalataya sa kanya ay hindi hinahatulan. Sila na sumasampalataya kay Jesus, alam nilang sila ay hindi mahahatulan dahil si Jesus na ang nahatulan sa halip na ako. Ngunit ang hindi sumasampalataya ay hinatulan na sapagkat hindi siya sumampalataya sa pangalan ng tanging anak ng Diyos. Ang ibig sabihin ng pangalan ng Panginoon ay kung ano ang ginawa niya para sa atin. Ang hindi pagsampalataya sa ginawa ni Jesus ay kasalanan na parurusahan sa impyerno. Ngayon, isa na lamang ang kasalanan ng mga mapupunta sa impyerno. Isang kasalanan ang hindi pananampalataya. Kasalanan ang hindi pananampalataya sa ano? Ang kasalanan ang hindi pananampalataya kay Jesucristo. Ibig sabihin ng sumampalataya kay Jesucristo, kung may magsabing sumasampalataya ako kay Jesucristo, kailangan ninyong maniwala na si Jesucristo ay namatay sa krus, muling nabuhay, pinatawad ang ating mga kasalanan, tinubos tayo magpakailanman, mga taong sumasampalataya kay Jesus, ngunit hindi naman naniniwala sa kanila sa ginawa ni Jesus. Ang pananampalataya kay Kristo ang magliligtas sa akin, hayaang ako'y magtiwala sa iyong umiiyak na anak, magtiwala sa kanyang ginawa, sa kanyang mga bisig, Panginoon,
tulungan mo akong tumakbo, ang pananampalataya kay Kristo ang magliligtas sa akin. Isa po itong Korean hymn song. Ano ang ginawa ni Jesus? Siya'y pinarusahan para sa ating mga kasalanan at namatay sa halip na tayo. Nagdanak ng kanyang dugo at pinatawad ang ating mga kasalanan magpakailanman. Kung hindi ninyo ito sinasampalatayanan, kayo po ay hahatulan. Kaya nga ang sabi sa Juan 3:36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi makakakita ng buhay, kundi ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanya. Ang dahilan ng kahatulan ay dahil sa kasalanan ng hindi pananampalataya. At ang puot ng Diyos ay nananatili sa kanyang ulo. Ang puot ng Diyos ay nananatili sa ulo ng mga hindi ligtas. Halimbawa, ito'y isang sinulid na kasing nipis ng buhok at may nakasabit na matalim na kutsilyo sa dulo at lagi kang sinusundan sa taas ng ulo saan ka man magpunta. Kapag natutulog ka, kapag ikinasal ka, kapag bumagsak ito, kaagad na mamamatay ka. Pag nalaglag yan, patay ka. Ang mga hindi paligtas, ang mga hindi nananampalataya, ang puot ng Diyos ay nananatili pa sa ibabaw ng kanilang mga ulo. Sa mga awit, chapter 7 ay sinabi, kung hindi magsisi ang tao, ihahasa ng Diyos ang tabak nito. Hinahasa ng Diyos ang tabak ng paghatol. Walang mas malaking kasalanan kaysa hindi pagsampalataya. Kaya, tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumasampalataya sa akin. Okay po? Kung hindi pa rin tayo nananampalataya, kailangan nating magsisi at manampalataya. Bakit hindi kayo sumasampalataya? At kung magpapatotoo tayo na pinatawad ng Panginoon ang ating mga kasalanan magpakailanman, ang mga dapat na punta sa impyerno ay mapupunta na po sa langit, hindi sila mapapahamak, kundi makakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya tungkol sa kasalanan sapagkat hindi sila sumampalataya sa akin. Tungkol sa katwiran sapagkat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Tungkol sa katwiran, medyo mahirap po itong unawain. Sabi sa Roma 4:25 na ibinigay sa kamatayan dahil sa ating mga pagsuway at muling binuhay upang tayo'y ariing ganap. Si Jesus na muling nabuhay ang aking katwiran. Ang aking kasalanan ay napatawad na doon sa krus magpakailanman. At ngayon ako'y inaring ganap at si Jesus na muling nabuhay ang aking katwiran. Si Jesus na muling nabuhay ang nagbibigay sa atin ng kanya pong katwiran. Si Jesus na muling nabuhay ang naging ating katwiran. Kaya nga, sinasabi sa ikalawang Korinto 5:21, para sa ating kapakanan, ginawa niyang may kasalanan, siya na hindi nakakilala ng kasalanan upang sa kanya tayo'y maging katwiran ng Diyos. Siya na hindi nakakilala ng kasalanan ay ginawang may kasalanan sa halip na tayo at siya'y pinarusahan. Si Jesus ay isang perpekto at matuwid na tao. Siya ay nagbigay sa atin ng kanyang katwiran upang tayo ay mabuhay. Kaya ay pinagpalit po ito. Kinuha ni Jesus ang aking kasalanan at ibinigay niya sa atin ang kanya pong katwiran. Si Jesus na muling nabuhay ay ang aking katwiran. Alam niyo po? Kapag siya ay dumating na may tunog ng trumpeta, naway, ako'y masumpungan sa kanya na kadamit lamang ng kanyang katwiran. Isa pong himno sa Korea, pagpasok natin sa langit, nakadamit ng ano? Nakadamit ng katwiran ng Panginoon. Hindi nakadamit ng aking katwiran. Papasok ka sa langit, umaasa ba sa kontribusyon? Nanginginig sa takot? Hindi po. Ang katwiran ng Panginoon ay akin. Nakikita ng Diyos na ako'y matuwid na tulad ng Panginoon. Ito po'y kamangha-mangha. Kaya nga tungkol sa katwiran, sapagat ako'y pupunta sa Ama at hindi na ninyo ako makikita. Ito'y katwiran ng Panginoon na muling nabuhay at umakyat sa langit at humarap sa Diyos.
Ang kasalanan nilang hindi pananampalataya ay ang hindi nila pananampalataya sa Panginoon na muling nabuhay at umakyat sa langit at umaaring ganap sa atin. Tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Ang Diablo ang hari ng sanlibutan. Nang si Jesus ay namatay doon sa krus, hinatulan na ang hari na namumuno sa sanlibutan. Sa Genesis chapter 3, nang magkasala sina Adan at Eva, ano ang sinabi ng Diyos? Sa verse 13, ano itong iyong ginawa? Sinabi ng babae, dinaya ako ng ahas at ako'y kumain. Sa verse 15, maglalagay ako sa iyo at sa babae ng pagkapuot sa isa't isa at sa iyong binhi at sa kanyang binhi. Si Jesus po ang binhi ng babae. Sa Galacia 4:4, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na ipinanganak ng isang babae at ipinanganak sa ilalim ng kautusan. Kaya si Jesus ay dumating bilang isang tao, binhi ng babae. Ito'y nangangahulugan na si Jesus ay ipinanganak ng isang birhen. Ang lahi ng ahas ang dudurog sa sakong ng ina po ng babae. Sino ang binhi ng ahas? Sa Mateo 23 verse 32, sinabi ni Jesus sa mga Hudyong relihiyoso, sa 23 verse 33, kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong. Kaya, may ilang nagsasabi na si Jesus daw ay nanumpa ng gusto, sinumpa daw ni Jesus yung mga tao. Sabi nila, oh grabe, si Jesus ay sumusumpa ng gusto. Kung sasabihin mong aso ka, doon sa isang aso, ito'y isang sumpa? Tama ba yun? Ngunit sinabi ni Jesus sa mga pari, sa mga iskriba at sa mga relihiyoso, kayo'y mga ahas. Anong sinabi ni Juan na tagapagbautismo? Nagsasalita siya sa mga nauna sa kanya sa Lucas chapter 3 verse 7. Kayong lahi ng mga ulupong, sinong nagbabala sa inyo na tumakas sa puot na darating? Sinabi rin ni Jesus, kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong. Kung ako'y naglalakad sa isang iskinita at isang tuta ang sumusunod sa akin na tumatahol sa akin na sinusubukan kagatin ang aking sakong, kung gayon ang hasabihin ko, lokong asong ito ah. Ito'y hindi isang insulto. Mali ba tayo kapag sinabi natin na loko yung aso na yun sa tuta? Sa Marcos chapter 5 verse 9, tinanong ni Jesus yung tao, ano ang pangalan mo? Ang Panginoon ay hindi nagtatanong ng pangalan ng sinapian ng demonyo, kundi yung demonyo na nakikipag-usap siya doon sa demonyo mismo. Ano ang pangalan mo? At sumagot sila, lehiyon ang pangalan ko sapagkat marami kami. Dahil, ito'y dahil ang Diablo ay kumikilos sa mga relihiyoso. Lehiyon ang pangalan ko sapagkat marami kami, sabi niya. Dahil ang Diablo ay kumikilos dito sa mga relihiyoso, nagsalita ang Panginoon tungkol sa Diablo na nasa kanila. Kayong mga ahas, kayong lahi ng mga ulupong. Ipinako nila si Jesus doon sa krus. Ito ang ahas na dudurog sa sakong ng binhi ng babae. Kinagat ng ahas yung sakong. Ngunit, nabali ng mga supling ng babae ang ulo ng ahas gamit ang sakong. Ito ang dudurog ng iyong ulo at ikaw ang dudurog ng kanyang sakong. Kaya minsan po doon sa retreat center, nang ako'y umakyat at bumaba sa isang bundok, isang ahas ang lumitaw doon sa kalsada. Ang ahas ay tumingin sa akin at nanatiling tahimik. Pumulot ako ng bato, binasag ko yung ulo ng ahas. Ang ganda sa pakiramdam ko po. Kung babatuhin natin ang ahas, kailangan muna natin itong tamaan sa ulo. Ngayon, binali ng nakapakong si Jesus ang ulo ng ahas gamit ang kanyang sakong. Kaya ngayon ay pumipihit-pihit ang isang ahas na basag ang ulo. Kaya huwag kayong matakot sa kanya. Wala na ito. Kaya nga sa Juan 16:11, tungkol sa kahatulan sapagkat ang pinuno ng sanlibutan ito ay hinatulan na. Kaya ngayon ang Diablo ang pinuno ng sanlibutan ito. At nang si Jesus ay namatay doon sa krus at muling nabuhay, nasupil niya ang Diablo. Parang ahas na wasak ang ulo na pumipihit ng kaunti
at huwag na kayong matakot sa kanya. Naglaan ng sandaling panahon ng Diyos para kumilos ang diablo. Anyway, kaya nga sinasaway ng Espiritu Santo ang sanlibutan ngayon. Alam niyo po ba? Kung gayon, ang Espiritu Santo ay sumasaway lamang at pinababayaan ito? Hindi po. Ang Espiritu Santo ay nagbibigay daan sa atin na maunawaan ang biyaya ng Diyos upang maligtas. At upang makatanggap ng buhay na walang hanggan. Kaya dapat mo nang sawayin ng Panginoon ang mga kasalanan at ang mga hindi naligtas ay kailangang sawayin dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya kapag mo na nagpa-Bible seminar tayo, meron pong order yung Bible seminar natin. Una, pinapatotohanan natin bilang katibayan na may Diyos sa pamamagitan ng mga bagay na nilikha ng Diyos at sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Ipinapaliwanag po nito kung sino ang Diyos. Pagkatapos, pinapaliwanag natin na ang tao na may espiritong nilikha ayon sa larawan ng Diyos. Iba ang tao sa hayop. Ang mga hayop ay wala pong espiritu. Ang mga hayop ay nilikha para sa mga tao upang sila'y kainin o maging pagkain. Nilikha ng Diyos ang tao ayon sa larawan ng Diyos. Upang matanggap ang pag-ibig ng Diyos, matanggap ang buhay ng Diyos, maging anak ng Diyos, makapasok sa kaharian ng Diyos, mabuhay magpakailanman tulad ng Diyos. Nilikha tayo ng Diyos sa kanyang larawan upang tayo'y gawing tulad niya. Kaya sa awit 49:20, taong nasa karangalan, yung mga tao ay mararangal subalit hindi nakakaunawa ay gaya ng mga hayop na namamatay. Sa Isaiah 49:5, sapagkat sa mga mata ng Panginoon ako ay pinarangalan. Ang mga tao, gaano man kamakasalanan at hamak ay mahalaga sa mga mata ng Diyos dahil sila'y may espiritong nilalang ayon sa wangis ng Diyos. At hindi ito alam ng mga tao. Ipinapaunawa natin ito sa mga tao sa pamamagitan ng Bible Seminar. At pagkatapos, ipinapaliwanag natin ang mga ebidensya na ang Bibliyang ito ay salita ng Diyos at ang buong mundo ay nilikha ayon sa Biblia. Alam po ba ninyo ang pagkakasunod-sunod ng Bible Seminar? At pagkatapos ay pinahayag natin yung kasalanan. Pinag-uusapan rin dito ang moral ng mga kasalanan ng paglabag sa 10 utos. Ngunit hindi natin dapat ipaliwanag ang kasalanan ng sobrang haba. Kapag pinag-usapan natin ang kasalanan, inaamin ito ng mga tao. At ipinaliwanag din natin ang paghuhukom at pagwasak ng Diyos dahil sa kasalanan po na ito. Roma chapter 6:23, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan at mayroong paghuhukom ng Diyos para sa kasalanang iyon. Hebreo 9:27, at yamang itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghuhukom. At itinuturo natin na kapag tayo ay hinatulan, tayo mapupunta ng impyerno, ikalawang kamatayan. Ipinapaunawa natin sa lahat na wala silang magagawa upang mapalaya ang kanilang sarili mula sa paghuhukom at pagkawasak. Sunod, pinapatotoo natin na si Jesus ay namatay para sa ating mga kasalanan. Nahatulan siya sa halipatayo, pinatawad ang lahat nating kasalanan magpakailanman sa kanyang dugo. Pagkatapos, ang Espiritu Santo ang tumutulong sa mga nakikinig upang maunawaan ang Ebanghelyo. Ang nagpapaunawa po nito ay ang Espiritu Santo. Susumbatan ang sanlibutan tungkol sa kasalanan, katwiran at sa kahatulan. At ang Espiritu Santo po ang nagbibigay daan sa mga dumadalo upang maunawaan ang biyaya ng Diyos at maligtas. Kaya kapag sila po ay naligtas, pagkatapos nilang maligtas, tinuturuan natin ang mga bagong mananampalataya ng salita na nagbabago ng kanilang puso at ng kanilang buhay. Tinuturuan natin sila na lumago sa pananampalataya. Patuloy na tinuturuan ang miserableng makasalanan na dapat ay mawawasak, na hindi lamang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kundi maging higit pang lumago at maging karapat-dapat sa kaluwalhatian bilang anak ng Diyos. Tingnan po natin sa Roma chapter 8. Roma chapter 8, verse 26 hanggang 27. Roma chapter 8, 26 hanggang 27. At gayon din naman, ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan, sapagkat hindi tayo marunong manalangin ng nararapat, ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag, ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu, sapagkat siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos.
Kaya ngayon kung titingnan po natin yung salitang ito, nakamamangha pong salita ito. Ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Tayo ay ligtas na, ngunit tayo ay mahihina pa gaya ng mga bata. Ang Espiritu ay tumutulong sa ating kahinaan. Pagkatapos maligtas, may ibang mga tao na lumalago ng mas mabilis. At may iba na mga sanggol pa rin kay Kristo pagkatapos ng maraming taon. Gaya po sa 1 Corinto sa chapter 3, ang mga taga-Corinto ay matagal nang naligtas. Ngunit ang iba ay napakabata pa rin. Bakit po? Dahil sila ay may inggitan at pag-aaway at ang laman ay nananatili sa kanilang mga puso. Kalaunan, sinaway sila ni Pablo dahil sa kanilang mga kasalanan. Kaya nalaman nila na nagkamali sila at ang kanilang pananampalataya ay lumago. Ito po yung 2 Corinto. Ngunit dapat nating malaman na ang Espiritu Santo ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Kaya ngayon, sa tuwing nananalangin ako, sinasabi kong Panginoon, ako ay napakahina, wala pang kakayahan. Ang panalangin, pakiusap, tulungan mo ako sa aking kahinaan, ay kusang lumalabas. Kaya dapat kong gawin ang gawain ng Diyos. Ngunit gaano kalaking responsibilidad na ipangaral ang Ebanghelyo at ikalat ang salita ng Diyos, hindi ba? Kaya sa tuwing tumatayo ako sa pulpito, pinapasan ko ang mabigat na responsibilidad dahil kapag nagturo ako ng kahit isang maling salita ng Biblia sa sermon, magiging malaking problema ito. Sa Santiago chapter 3 verse 1, mga kapatid ko, huwag maging guro ang marami sa inyo. Yamang, nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit. Kaya kapag nagturo ka ng mali, ang resulta ay napakaseryoso. Ang bulaang doktor ay nag-aalala na hindi paparusahan ng matindi kahit na may isang mamatay dahil sa kanya. Siyempre, paparusahan sila ng matindi kapag nagkamali at ang isang tao po ay namatay. Ngunit ang bulaang mga ngaral ay nagdadala sa isang taong maaaring makapunta sana sa langit patungo sa impyerno at hindi man lamang siya nababagabag. Gayunman, kapag tumayo na siya sa harap ng Panginoon, siya ay sasawayin. Huwag maging guro ang marami sa inyo, yamang nalalaman nating hahatulan tayo ng mas mahigpit. Habang binabasa ko po ang mga salitang ito, nangangamba ako at natakot na magsalita sa harap ng mga tao. Noon po iniisip ko na ang mga naging guro ay tatanggap ng malaking gantimpala at sasabihin ng Biblia sa atin na maging guro ang marami sa inyo. Pero huwag maging guro ang marami sa inyo. Tayo ay hahatulan ng mas mahigpit. Kapag walang mali sa kanyang mga salita, siya ay taong sakdal. Ngunit kung gumawa siya ng kalokohan sa pamamagitan ng isang salita o isang gawa at nagturo sa ibang mananampalataya ng mali o naging dahilan upang matisod sila, siya ay hahatulan. Kaya ang mga nagtuturo ng salita ay may malaking responsibilidad. Kaya mga politiko ay kagaya po nito. At kapag hindi sila magaling sa pamamalakad ng isang bansa, babagsak po ito at dapat nilang akuin ang responsibilidad dito. Sa ating church, ang responsibilidad ng isang mangangaral ay napakabigat. Kaya dapat silang maging maingat sa lahat ng sasabihin at gagawin habang nananalangin at nananalangin ng higit pa at nag-aaral ng salita. Kung gayon, sila ay hahatulan para po dito. Kaya, huwag maging guro ang marami sa inyo. Kahit na tayo ay ligtas na, napakarami pa rin ang ating mga kahinaan. Kaya sinasabi ng Biblia na ang Espiritu Santo ang tumutulong sa ating mga kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Patungkol sa panalangin, hindi ito tungkol sa nananalangin lamang tayo ayon sa kagustuhan natin. Sa palagay natin ay panalangin ito ng mabuti. Subalit ang panalangin ay hindi ayon sa ating sariling kalooban. Dapat tayong manalangin ayon sa kalooban ng Diyos. Sinasabi ng sa atin ng ibang mga tao, bakit hindi ninyo sinusunod ang Lord's Prayer? Hindi ba natin sinusunod ang Lord's Prayer? Hindi po totoo yun. Hindi dahil sa hindi natin kinakabisado ang Lord's Prayer, ay nangangahulugan na hindi natin ito sinusunod. Ang Lord's Prayer po ay paraan na itinuro sa atin ng Panginoon patungkol sa mga paksa ng panalangin upang makapanalangin tayo ng nahaayon at hindi lamang kinakabisado. Pinapakinggan lamang po ng Diyos ang mga panalangin na ayon sa kalooban niya. Kung ang nilalaman ng panalangin ay hindi ayon sa kalooban ng Diyos, hindi siya makikinig. Kaya sa Santiago 4 verse 2, kayo'y wala sapagkat hindi kayo humihingi. Napakaraming mga bagay ang hindi natin natatanggap dahil una, hindi tayo nananalangin. Sabi ng Diyos na manalangin, ngunit hindi natin ginagawa. Kung ganoon ay hindi ninyo nakukuha
maging ang mga bagay na nais ibigay sa inyo ng Diyos. Gayun din, kahit nananalangin kayo, kayo'y humihingi at hindi tumatanggap sapagkat humihingi kayo sa masamang dahilan. Ang Diyos po ay hindi nakikinig sa mga maling panalangin. Tama po ba? Sa unang Juan chapter 5:14, ito ang ating kapanatagan sa Kanya na kung tayo'y humingi ng anumang bagay na ayon sa Kanyang kalooban, tayo'y pinapakinggan Niya. Ayon sa kalooban ng Diyos, hindi tayo marunong manalangin ng nararapat. Kahit na nananalangin tayo, may oras na hindi natin alam kung paano manalangin ng nararapat. Ngunit ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Kapag hindi natin alam kung ano ang dapat nating ipanalangin ng nararapat, ang Espiritu ay dumaraing ng labis. Kapag ang bata po ay may ginawang kalokohan, iniisip ng mga matanda, kailan kaya siya magmamature? Minsan ang mga tao ay masyadong mababaw, walang ingat sa pagsasalita at walang ingat sa kilos. Ang Espiritu Santo ay dumaraing ng higit sa salita kung hindi tayo marunong manalangin ng nararapat at ang ating pananampalataya ay mahina. Ito ay nagiging gaya ng isang ina na nagbubuntong hininga para doon sa kanyang anak. Kaya naman ang Espiritu mismo ang namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ang Espiritu mismo namamagitan na may mga daing na hindi maipahayag. Ito po yung nakamamanghang talata. Ang Espiritu yung nananalangin para sa atin. Sa Roma chapter 8, si Jesus ay nananalangin rin para sa atin ngayon sa harapan ng Diyos. Alalahanin po natin, si Jesus nananalangin para sa atin. At ang Espiritu Santo yung nananalangin para sa atin. Ngunit ang Diyos na sumisiyasat ng mga puso ay nakakaalam kung ano ang kaisipan ng Espiritu sapagkat Siya ang namamagitan dahil sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Kung hindi tayo makapanalangin ng ayon sa kalooban ng Diyos, ang Espiritu Santo ay nananalangin para sa atin ayon sa kalooban ng Diyos. Labis na pagpapasalamat, tama po ba? Habang tayo po ay bata sa pananampalataya at hindi alam kung paano manalangin ayon sa kalooban ng Diyos, ang Espiritu Santo po hindi nagagalit o nananaway at namamalo sa atin, kundi niyayakap tayo gaya ng mapagmahal na ina at nagsasabi sa atin na ayos lang iyon. Ayos lang iyon. Hindi niya tayo pinagagalitan o sinasaway o pinapalo, kundi niyayakap tayo na gaya ng mapagmahal na ina. Anong sabi? Ayos lang iyon. Ayos lang. Magiging maayos din yan. At nananalangin siya para sa atin at tinutulungan niya tayo. Ang Espiritu Santo ay labis na nagagalak. At ngayon, tingnan po natin yung isa pang talata. Tingnan po natin sa Efeso sa chapter 4, verse 3 hanggang 4. Efeso chapter 4, verse 3 hanggang 4. Efeso chapter 4, verse 3 hanggang 4. Basahin natin, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. May isang katawan at isang Espiritu, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo, na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Sa buklod ng kapayapaan. Ano ang buklod ng kapayapaan? Ang North Korea ay sinakop ang South Korea noon. At ang digmaan ay iniwang sira ang ating bansa. At gaano karaming Korean at US forces ang nawala ng kanilang buhay habang nakikipaglaban sa komunismo. Gayunman, sa pagkawasak na ito na lubusang nag-iwan ng mga libingan, tayo ngayon ay naging pangsampu sa may pinakamalaking ekonomiya at pang-anim pagdating sa military power. Pang-anim. Ang Korea ay isang dakilang bansa. Alam niyo po ba ito? Isa rin po akong Koreano. Ang mga Koreano ay magagaling. Kaya nga, kamakailan lang, yung prinsipe ng Saudi ay nagpunta sa Korea, hindi ba? At sa palagay ko ay humanga siya. Magagaling ang mga Koreano. Opo, humanga po sa palagay ko yung prinsipe ng Saudi Arabia. Kaya naman ipinagkatiwala niya sa atin ang mga malalaking proyekto. Hindi ko po alam yung buong detalye nito. Pero kahapon,
Kumakain ako kasama ang isang lalaki na isang doktor ng hari ng Saudi Arabia. At nakarinig ako ng mga mabubuting bagay habang nag-uusap kami. Anyway, ang Korea ay isang dakila ng bansa. Ang North Korea, hindi po ninyo alam kung gaano kahirap ang bansang ito. Ito ay isang bansa na para lamang sa mga nasa mataas na antas ng buhay doon sa Pyongyang. Anong uri ng bansa po ito? Maraming mga tao nagugutom pa rin hanggang mamatay. Ngunit, patuloy pa rin sila nagpapalipad ng mga missiles. Saan nila kailangan gamitin ang mga missiles? Mga intercontinental ballistic missiles? Bakit nagpapalipad sila ng missiles sa United States at sa South Korea? Sa palagay nila, hangalang South Korea? Bakit sila gumagawa ng mga nuclear weapons at palagi itong pinapalipad? Para saan? Si Kim Jong-un ay wala sa tamang pag-iisip. Sinasabi natin pakiusap, huwag mo nang gawin ito, tigilan mo na yan. Ano ang kailangan mo upang alisin ng mga nuclear weapons na yan? Isang bansa pa rin naman tayo, tutulungan ka namin. Kapayapaan, wala nang salitang pagkakaisa. Ngayon ay ginagamit natin ang salitang kapayapaan. Tutulungan ka namin habang ikaw ay nasa pamamahala. Kung ganoon ang South Korea at North Korea ay parehong sasagana, tiyak po yun. Bakit kailangan natin gumawa ng masama doon sa North Korea? Bakit po? Sinasabi ba ng USA na aatakihin nila ang North Korea? O ang South Korea ba ay sinusubukan makipagdigma laban sa North Korea? Hindi po. Hindi natin ginagawa ito. Dahil sinusubukan nila tayong atakihin, kaya naghahanda tayo para sa digmaan. Pero kapayapaan. Kung may kapayapaan, parehas tayong makakapamuhay ng maayos na magkakasama sa mga huling araw. Subalit ayaw nila kahit na patuloy natin silang hinihikayat. Sinasabi nilang, huwag kayong magsalita ng walang kabuluhan. Ngayon, para sa mga taong naligtas, ano ang ginagawa ng Espiritu Santo sa buklod ng kapayapaan? Ano ang buklod ng kapayapaan? Ito ay ang pag-ibig. Mayroong pagkakasundo at kapayapaan kung saan may pag-ibig. Maging isang pamilya. Maging sa pamilya, nawawasak ito kapag walang pag-ibig. Anong mangyayari sa isang pamilya kung napupuot sila sa isa't isa, sinisisi ang isa't isa dahil sa kanilang mga pagkakamali? Anong mangyayari sa isang bansa? Ngayon, ang church ay pinagkakaisa ng buklod ng pag-ibig ng Diyos para sa atin. Tayo'y pinagkakaisa sa pamamagitan ng buklod ng pag-ibig na nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Ano ba ang ginagawa ng Espiritu Santo sa atin? Pinagkakaisa niya tayo. Bago tayo naligtas, kung titinan po ninyo sa Isaiah 53 verse 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. Maging ang dalawang tao ay hindi magkapareho sa kanyang sariling daan. Bagaman ang asawang lalaki at babae ay ikasal, sila ay nagsisikap na patuloy na maging isa, subalit magkaiba sila. Bawat isa sa kanila ay nag-iisip ayon sa kanilang sarili, ayon sa sariling katigasan ng ulo, ayon sa kanilang sariling pagdanasa, ayon sa sariling isip. Gayunpaman, ang Espiritu Santo ay pinagbuklod tayo sa pamamagitan ng tali ng pag-ibig na mga naligtas at ginawa tayong isa. Iisa po. Dapat kayo maging isa pagkatapos na maligtas. Dapat tayo na maging isa pagkatapos na maligtas. May parehong pag-ibig ng Diyos. May parehong buhay, parehong pag-asa, parehong layunin sa buhay. Pareho, isang pag-ibig, isang buhay, isang pag-asa. Tayo ay mga taong mabubuhay magpakailanman ang sama-sama sa langit. Doon ba'y mayroon pang inggit, paninibugho, pagkatalo-talo, anumang bagay na gaya nito kapag pumunta na tayo sa langit? Wala na pong ganito sa langit. At ngayon ay nananatili ang tatlong ito, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Kapag pumunta na kayo sa langit, lahat sa pananampalataya ninyo ay nagkatotoo na. Wala nang pag-asa, mayroon na lamang pag-ibig sa langit. Ang Diyos ay pag-ibig. Sa langit ay makakapamuhay tayo ng masaya,
magpakailanman sa pag-ibig na iyon. Bago tayo pumunta sa langit at mabuhay sa pag-ibig magpakailanman, silang mga naligtas ay dapat maging isa sa mundong ito. Kaya nga, nagsisikap na mapanatili ang pagkakaisa ng Espiritu sa buklod ng kapayapaan. Meron pong isang katawan, si Jesus ang ulo at tayo ang katawan ng Panginoon. Ang tamang katawan ay isa, nakasentro sa ulo, ang katawan ay nagiging isa, kumikilos na may pagkakaisa, kung paanong tinawag kayo sa isang pag-asa ng pagkatawag sa inyo. Kaya ngayon, ano ang ginagawa ng Espiritu? Ginagawa niya ang napakahalagang gawain. Ito ay pinag-isa niya ang mga taong naligtas na maging isa. Sinusubukan ko pong tapusin ng maaga. Sa tingin ko po ay kailangan pa nating tingnan ang isa pang talata sa Biblia. Tingnan nga natin 1 Corinto chapter 1. Chapter 1 verse 9. Chapter 1 verse 9. Basahin natin. Basahin po natin. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Tinawag kayo, ibig sabihin ay tinawag niya tayo mula sa sanlibutan at iniligtas. Iniligtas niya kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Ano ang ginagawa niya pagkatapos na tayo ay iligtas? Hinahayaan niya ang taong naligtas na magkaroon ng pakikisama. Kapag ang isang sanggol ay sinilang, mayroong relasyon sa tatay, sa nanay na nagsilang sa inyo, kapatid na lalaki at babae, tito at tita, ang pamilya, tama po? Mayroong pag-ibig at pakikisama. Pagkatapos na maligtas, higit sa mga makamundong bagay ay mayroon tayo ng buhay ng Diyos, pag-ibig ng Diyos at ang walang hanggang pag-asa na ibinigay sa atin ng Diyos. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, ang pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo na ating Panginoon. Ibig sabihin ito nakasama ng Panginoon. Ito'y pakikisama, fellowship kung saan kasama ang Panginoon. Kung titinan po ninyo sa 1 Juan chapter 1 verse 3, at tunay na ang ating pakikisama ay sa Ama at sa kanyang anak na si Jesucristo. Isang banal na pakikisama, fellowship kasama ang banal na Diyos at ang ating Panginoon na nagligtas sa atin. Ang pakikisama na iyon ay ang church. Alam niyo po ba ang church? Alam niyo po ba yung iglesia? Ecclesia. Ecclesia. Ito yung grupo ng mga tao na inihiwalay. Ang Diyos ay tapat na sa pamamagitan niya ay tinawag kayo tungo sa pakikisama ng kanyang anak, si Jesucristo nating Panginoon. Magkakasama po, mayroong fellowship kasama ang miyembro ng pamilya. Kapag sila'y bata pa, may fellowship. Meron ding fellowship kasama ng mga kaklase kapag nasa eskwelahan, fellowship sa mga katrabaho, fellowship kasama ng mga katutubong grupo ng bansa. Pero silang mga naligtas ngayon ay mayroong pakikisama o fellowship sa mga kapwa born again na mga mananampalataya dahil mayroon silang parehong pananampalataya at pag-asa na may isang Diyos, brothers and sisters. Kaya sa halip ng pakikisama sa mundong ito, ang Espiritu Santo ang gumagawa upang tayo ay magkaisa. Naintindihan niyo po? Iyon po ang ginagawa ng Espiritu Santo. Subalit kung kayo'y napupuot, nagkatalo-talo, kung gayon paano tayo magiging isa? Alam nyo, ngayon, dapat po akong mag-sermon ng higit pa. Subalit, susubukan ko pong mangaral ng Sunday sermon ng maiksi ngayon. Susubukan ko po itong paiksiin, kaya manalangin na po tayo. Mahabagin namin amang Diyos. Inibig mo po kami na mga lumayo sa iyo, O Diyos, at lumakad sa kasamaan at kasalanan at naging mga kaaway ng Diyos dahil sa aming masasamang mga gawa. Panginoon, ikaw po ang nagpasa ng sumpa at kahatulan na dapat naming tanggapin at iniligtas ang aming mga kaluluwa. Kaya nagpapasalamat po kami sa pagsampalataya sa katotohanan na iniligtas mo kami at ibinigay sa amin ang buhay na walang hanggan at ang maluwalhating pag-asa bilang pamana. Kami po'y lubos na nagpapasalamat sa palagi mong pagsama sa amin, sa pagtulong sa amin, sa paggabay sa amin na mabuhay sa nalalabi naming buhay sa mundong ito na ipinahihintulot mo sa paglilingkod sa iyo na aming Diyos na nagligtas sa amin para sa kaluwalhatian mo, O Diyos, ayon sa paggabay at pamumuno ng Espiritu Santo, sa pag-ibig sa isa't isa at sa pagkakaisa ng Espiritu Santo sa mga taong ligtas na may pagsunod para sa kalooban at kaluwalhatian ng Diyos.
Kaya Panginoon, pakiusap, gawin mo pong ganap ang bawat isa sa amin kay Kristo at gabayan kami upang magawa naming tumayo sa harap ng nalalapit na pagdating ng maluwalhating Panginoon na walang kasiraan at walang anumang dapat na ikahiya. Idinadalangin po namin ito sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.